Ano po ba talaga, Sir Tofi, ang kahalagahan ng undas? Kasi ganito yan, ano? Nung mga sinaunang Pilipino talaga, yung wala pang mga Espanyol, yung native dito sa Philippines, well, nandyan yung sinasabi nating mga anito, yung tipong nagkaroon tayo ng tinatawag na ancestor worship, na ang ating mga namatay na kamag-anak ay sumasama sa nature at nagiging parte nito. Kaya tayo ay nagwo-worship either sa mga puno, hangin, at iba-iba pang elemento sa mundo. Pagpasok ng mga Espanyol sa Pilipinas, na-introduce tayo sa Kristyanismo. Kaya nga ang tawag dito ay Todos los Santos noon, ano? So, ang nangyari is that binibigyan natin ngayon ng halaga yung mga namatay nating kamag-anak at patuloy natin silang ipinagdadasal dahil according sa Kristyanismo, it's either ang punta mo ay sa impyerno, sa langit, or sa purgatorio. Kadalasan, hindi ka makadiretso sa langit. So, nasa purgatorio ka. Eh, ang problema, pag nasa purgatorio ang kaluluwa, kailangan ipagdasal para unti-unting makakyat sa langit. Dahil sa ganung naging introduction ng Kristyanismo sa ating mga Pilipino, naging parte na ito ng ating pang-taon-taon na kultura. Ayan. Pero ito, Sir Tofi, sanay kasi tayong dumalaw talaga every undas. Sanay tayong dumalaw sa mga namayapa nating mga kapamilya. Pero ngayon kasi bawal, di ba, Sir Tofi, dahil na rin sa pandemya ang nangyari. Paano ba natin ito dapat i-manage na hindi tayo makakadalaw sa mga puntod nila? Yun, puntod. Kasi di ba, tayo, pag hindi tayo nakakadalaw noong normal pa, parang feel natin nagigilty tayo. O kasalanan, magmumulto sa'yo. So paano ba natin ito dapat i-manage, Sir Tofi? Okay. Una sa lahat, kailangan isaisip natin ngayon na meron kasing pandemya. Yun ang nagiging cause ng mga changes na nangyayari sa buhay natin sa ngayon. Kailangan nating maisip na itong bagay na to ay labas sa ating control. And therefore, tayo ngayon ang mag-a-adjust at magiging creative. Sa mga kapamilya natin, kailangan nyo lang naman pong maisip na hindi lang po naman mismo yung lugar kung saan nakalagak ang inyong namatay na kamag-anak ang magiging daan para kayo po ay makapag-celebrate ng undas. In fact, kahit may picture ho ang inyong pong kamag-anak at ipinagdasal at ipinagtirik niyo sila, yun ho ang mas importante. Kasi po ngayon, iniiwasan lang kasi natin talaga yung magkatipon-tipon para hindi kumalat ang sakit. So, kumbaga isipin natin na ginagawa natin ito para proteksyonan ng ating mga pamilya rin. Ayan, so klaro yun ha sa ating mga kapamilya. Yan. Ito kay Sir Tofi din, tanong ko lang bakit tuwing undas, kasi di ba parang meron tayong mga, kung dadalawin ba tayo ng ating mga mahal sa buhay, multo in short na tinatawag natin. Pero tuwing undas, ito ay buhay na paniniwala na parang pag November 1 talagang nandiyan lahat, parang nagkalat daw ang mga multo, di ba? So kaluluwang lingaw. Bakit meron tayong ganitong paniniwala, Sir Tofi? Okay, from a historical context, actually, hindi talaga November 1. Noon, sineselebrate yan October 31. Ang tawag ay All Hallows Eve. Kaya nga tayo nagkaroon ng word na Halloween. Di ba? Kaya pansin mo, pag nagpa-party tayo ng Halloween, 31st ng October, hindi November 1.